ano ba? Bumangon ka na dyan! Jeje! Uy! Bangon na! Jeje, ano na? Tanghali na, oh! Gumising ka na! Dalaan mo, Jeje, sumunod ka na, ha? Ito na! Ganang bata ka, tanghali na! Ano ka naman? Gising na ba alaga mo? Aba, hindi ko tinangtanan. Tapos pag hindi ko ginising at na late, sabihin kasalanan ko pa yan. Oo. Paano kasi, puyat? Alam mo ba kagabi, duman ako sa may labas ng kwarto niya, mga alas 12 siguro yun, may ka-video call pa. Ay! Marites? Marites na marites ka, ha? Chismosa-chismosa dating mo, ha? Pero alam mo, ha? Sigurado ang dahilan niya yung salot na babaeng yan. Yan na naman siya. Ay! Naku! Inumawain! Naku ba naman, Jeje? Ganyan yung tsura mo! Parang naluging negosyante. Eh, paano nga kasi ginising mo ko? Eh, kasi nga malilate ka na. Kumain ka na. Pagkatapos maliligo ka pa. Kung bata ka, tanghali-tanghali na eh. Maka-ano-ano ka pa dyan. Yan, magkape ka para magising ka ng tuluyan. Kain na. Kumain ka na dahil maliligo ka pa! Bilis! Hindi talaga babalik sa Pinas na ma'am, no? Ewan ko. Eh, wala namang nabanggit na uuwi sila eh. Ano? Sa Australia na sila titira. Manang, mag-share ka naman. Ikaw madalas ko usap ni ma'am. Naku. Ewan ko nga. Nandun na yung buong pamilya. At doon na rin nakakuha ng trabaho si Ma'am Pearl. Di ba, pinasunod na nga si Ma'am Dayan? Sumalamang, kasunod na rin si Sir Jerome. Eh, siguro. Ewan ko. Baka. So, pag nagkataon, isasama ka na rin sa Australia. Wow! Eh, hindi naman ako umaasa. Eh, total, may mga kamag-anak pa naman ako sa Carmona. Meron pa naman ako mauuwian. 17 years, manang. Ikaw na halos nagpalaki kay Sir Jerome. Ikaw na halos nagturo maglakad. Kaya mo? Ikaw? Tumigil ka nga kung ano pinagsasasabi mo. Doon ka na nga lang sa labas, magwalis-walis ka rin. Kausapin mo yung duwendro sa may bonsai sa may kanan. Tuwing alas 6 nandun yun. Kamusta naman kayo lahat dyan? Kamusta yung bata? Kamusta yung pag-aaral niya? Okay naman po, ate. Ah, Mila, bantayan mo yung batang yan, ha? Ay, nako. Kabibigay ko lang ng allowance dyan, eh. Humingi na naman sa akin ng pera. Po? Oo, nako. Baka mamaya kung ano-anong pinagkakagastusan yan. Baka may bisyo na yan. Ate, wala naman akong napupunang kakaiba. Nako, basta siguraduhin mo. Yan si Jerome, tignan mo. Kasi pag yan, hinayaan mo, tutubo ang sungay niyan. Tagal nang tumubo, kung alam niyo lang. Ano? Wala, yung utang ko sa Bombay, tumubo na. Kaya, naku, ewan ko ba doon? Basta bantayan mo, Mila. Sige, ate. O, sige, sige. Pao na! Ma, sakit tayo pa ako. Tara, sana. Aray ko. Tara, merienda tayo. Tara, tara, pasok kayo. Yo, pre, balita ko, may terror daw na yaya dyan sa loob nyo. Sira mo na talaga tayo. Ay, yung research natin, kailangan natin tapusin, ha? Mga 10? Sige. Mga ano na lang, mga 11. Kasi kailangan ko pa maghabol ng content para sa vlog ko, eh. No, man, seriously lang na ba subs mo, ha? 21 na. Uy, grabe ka. Ako, nag-subs ko nino, so 22 na. Pag ako sumigat, ha? Kamusta na nga pala yung cupcake ko? Okay na ba yun? Next content ko yun para sa vlog ko eh. Sarap, promise. Masarap nga, naubos ni Ate Espie. Hindi mo tinikman?
Kita mo yung sintas mo. Naku, itong influencer na to, yung mapapatid pa to. Ay, naku. Naku, pa-video ulit na lang. Pa-autograph. Mm, naku, lagi yung pinagtitripan. Pa-autograph. Pa-autograph na lang po. Ano? Uy! Ay, ko. Uy, video ulit na. Video ulit na. Yaya? Yaya, walang merienda? Nag-usap muna tayo, Jerome. Ano naman to, Yaya? Sino yung babaeng yun? Sino babae? Yung kasama mo sa labas. Ay, di si Angel yun, Yaya. Di ba kabilin-bili na ng mama mo na huwag kang sasama sa ibang tao dahil? Hindi siya ibang tao, Yaya. Schoolmate ko siya. Yan. Yan ang kabulungan mo sa telepono gabi-gabi, no? Anong nagsasabi mo? Kala mo, hindi ko alam, ha? Yan ang dahilan kung bakit ka napupuyat. Alam mo, Yaya, praning ka. Hoy! JJ! Kinakausap pa kita! Huwag ka... Jerome! Espie, kilala mo ba yung Angel na malapit daw dito nakatira sa atin? Angel? Ah! Baka yung nagpadala ng cupcakes kahapon. Cupcakes? May sumulpot kasing Yaya dito. May dalang isang kahon ng cupcakes, padala raw para kay Jerome. Kaya binigay ko naman. At di mo sinabi sa akin yan? Anang, bakit ko naman sasabihin pa sa inyo? Eh, cupcakes lang naman yun. At saka, masarap yung cupcakes. May almonds. Kuha ka ng almond. Yan. Yung babaeng niya naman sa mga impluensya sa alaga ko. Manang, nadudurog mo na yung anong patatas. Di ba minudo yung ulam natin? Kamakailam. Gusto ko magininig eh. Bakit ba? Hello! Uy, bro! On time talaga. Siyempre, marami tayong dapat gawin eh. Musta ang vlog, Miss Influencer? Uy, Patrick, yung sinend ko sa'yo, nabasa mo na ba? Yung case study about nung OFW nung 90s? Yes, sir! Maski yung sa study about sa Filipino migrants. Oo nga pala. Feeling ko malakas yung kabilang team. Nag-out of town pa sila for research. Out of town? Eh, di ba halos nasa online na lahat ngayon? Well, may point sila. Iba pa rin yung first-hand information. Eh, kung padalan mo na lang rin kayo ng topic yung kabilang team para mas dumami yung subs mo. Kayong dalawa, lagi na lang cupcake ko pinag-iinitan nyo. Pag ako umabot ng 1M subs. JJ, ano? Gabi-gabi na, nagbubuhit ka pa rin. Matulog ka na nga! What's that? Are you okay? Sino yung sumisigaw? JJ, matulog ka na! Nagbubuhit ka na naman! Pre, ayun ba yung terror? Oh, Mila, bakit? May problema? Ate, meron kasi akong, kailangan isumbong sa'yo eh. Ano nangyari kay Jerome? Wala. Ate, hindi siya na-disgrasya. Ay, hindi pa. Ano ibig mo sabihin? Ate, si JJ, may kinalulukohang babae. May girlfriend? Hindi ko alam kung girlfriend na. Pero kasi yung babae na ko, talaga namang ayaw paawat kahit na anong gawin kong pangaral. Mila, madaling araw na dito sa Australia. Yan lang ang itatawag mo sa akin? Susunod na magpadala ng pagkain babaeng yan, ha? Kay Jerome magbibigay. Naku, Manang, baka magalit sa akin si Sir Jerome. Hayaan mo siya magalit! Kasi naman ako pa magalit sa'yo. Tsaka tandaan mo, ha? Huwag na huwag kayong magpapapasok ng tao dito. Alam mo, ikaw matigas din ang ulo mo. Minsan nakahalata na rin kita, SP, ha? Kumain ka na. Wala akong gana. Pasok na ako. Eh, pwede ba yung papasok ka na walang laman yung sikmura mo? Bakit? Wala bang pagkain sa school? Wala ba akong makakain dun? Hoy! JJ, kinakausap pa kita, ha? At saka kung meron kang gusto sabihin sa akin, diretsahin mo ako. Oo. Kasi kung meron, sasabihin ko sa'yo. Hindi yung tatawag ka pa sa Australia para isumbong lang ako kay Mami. Nakipagkwentuhan lang ako sa mga schoolmates ko. Dahil kagad kay Mami para isumbong ako. Nandahal kasi sa babaeng yan, ha?
Papabaya ang pag-aaral mo! Ah, talaga? Eh, ano yung proof mo na pabaya ako sa studies ko? Nakita mo ba grades ko? Bakit ka hingi ng pera sa mami mo? Saan mo ginagamit yung pera? Eh, bakit kailangan mong malaman kung saan ko ginagasta yung pera na binigay ng mami ko? Pera mo ba yun? Hindi naman dating ganyan si Jeje! Manang, hindi rin man kasi dating binata yung alaga mo. Nag-ahit na ng bigote, ng balbas, ng... hindi rin naman kasi... binata na kasi... Bakit? Ha? Party ba ng pagtanda ng mga bata maging bastos? Manang, kasi... sinulsulan pa kasi si ma'am. Alam mo, mag-thank you pa siya sa'yo. Darating panahon, ha? Maiintindihan niya kung ano yung kahalagaan ko sa buhay niya. At hindi ko siya pinalaki para sagot-sagutin yung mga nakakatanda sa kanya. At huwag mo rin sasabihin sa akin na iba yung panahon ng araw sa panahon ngayon. Dahil ang mali ay mali, kahit sa amo tignan. Yan. Yang babaeng yan, ha? Yan ang masamang impluwensya sa alaga ko! Nang gigigil ako! Manang Mila! Ano nangyayari dito? Akala ko mamaya pangalawang na uwi mo, di ba? Nadangka pa sa... Oo, oh, galing na ako doon. Hinatid ko yung regalo ko sa kumari ko. Umutla ka. Ano nangyayari dito? Si Jerome, nasa na? Half day lang yun, ah. Hoy! Nasa nang bata? Nandito na ba? Nasa kwarto niya? Manang, pinagsabihin ko yung bata. Sabi ko ba... Yaya. Ay, good afternoon po. Patrick po pala. Again, tuloy niyo na yan. Good afternoon po. Anong ginagawa ninyo? Yaya! Yaya, ano ba problema mo? Anong problema ko? Nagdala ka ng babae rito, nagpapasok ka ng babae. Mga kaibigan ko yun, Yaya. Kahit kailan, walang may dudurta maganda yung mga pagbabarkadang yan. At ikaw, hala mo nandito yan, nagpapasok. Pagkatapos, di ka pa kumikibo, hindi mo sinasabi sa akin, may pa-lookout ka pa. Naku, manang, hindi po. Pinagsabihan ko si Jerome, sabi ko, bawal yun, magagaling ka sa... Ang sabi ko, kwarto ko to. Bahay ko to. Bakit bawal ba pumasok dito yung mga kaibigan ko? Jerome, hindi ka na bata! Ayun na nga, Yaya. Hindi na ako bata. Alam mo ko na itama sa mali. Sa tingin mo, gagawa ko ng mali. Jerome! Kung anong mangyari sa'yo, ako malilintikan sa mama mo. Wala kaming ginagawang masama, Yaya. Akala mo lang wala, pero meron! Wala! Meron! Wala. Yaya, wala! Ano ba? Pakinggan mo kayo sarili mo. Makakasama ko yun sa debate team sa school. Nag-aaral kami kasi may laban kami next week. Ano ba sa tingin mo ginagawa namin, Yaya? Yaya, alam na ni Mami to lahat. FYI. Nasabi ko na sa kanya ang tungkol kay Patrick tsaka kay Angel. At okay lang sa kanya. Sabi niya lang, huwag kami masyado magpuyat. Yun lang. Isa pa. Yaya, FYI. Huwag kang umaastang nanay ko. Kasi may nanay ako. At yaya lang kita. Hindi ko naman akalain na sasagot-sagutin ako ni Jeje ng ganyan, ate. Na, tama na yan. Dapat lang naman ako magalit dahil nagdalasan ng babae dito sa bahay. Mila, makinig ka nga muna sa akin. Mila, na-appreciate ko yung concern mo sa anak ko. Pero OA na yan eh. Paano OA, ate? Mila, 17 years old na si Jerome.
natural na magkaroon siya ng sariling group of friends. Depende yan sa mga group of friends niya, ate, ha? Eh, sino naman tayo para makapagsabi ng anong klaseng tao sila? Si Jerome lang ang makakapagsabi niyan. Eh, sabi nga niya, hindi mo raw siya kinakausap ng maayos. Lagi ka raw galit. Ate, ang akin lang naman nagmamalasakit ako. Alam ko naman yun, Mila. Pero magpakatotoo naman tayo. Eh, nandito na rin tayo. Napapag-usapan na natin. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol po saan? Tungkol sana kay Jerome. Isasama ko na kasi siya dito sa Australia. Mila, pasensya ka na. Gustuin ko naman isama ka dito sa Australia. Kaya lang masyadong komplikado. Sana naiintindihan mo. Si JJ sa Australia. Para doon na tumira at pagpatuloy yung pag-aaral niya. Ngayon lang nila sinabi sa akin kasi gusto muna nilang siguraduhin yung pag-alis ng bata. Bebenta lang din yung bahay. Tapos yung mapagbebentahan, gagamitin nila para makabili ng bahay sa Australia. Isasama ka din nila sa Australia? Alam ko namang darating to eh. Alam ko, balang araw mangyayari to. Pero, sakit pala no kapag nandyan na, kapag totoo na. Manang pag umalis sa Jerome, paano ka? Ano ba? Okay lang ako. Okay lang ako. Promise, okay lang ako. 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 Ano, pre? Nag-usap na ba ni Yaya Terror? Hindi pa. Okay lang yun. Normal lang sa nila yun, no? Normal dun. Uy-uy. Lahat pinapakailaman. Pre, alam mo bang uy rin sa akin si Mama? Bawat galaw ko, pinupuna. Maski nga laman ng bag ko, iniisa-isa niya yung laman, eh. Maski yung phone ko, pinapakailaman niya. Mama mo yun, eh. Mama ko ba siya? Asan ba mama mo? Hindi mo ba na-appreciate na yung dapat ginagawa ng mama mo, eh si Yaya Terror yung gumagawa? It only proves one thing. Ano? You don't know? Mahal na mahal ka ng Yaya mo. Hindi niya kailangan maging mama mo para iparamdam niya sa'yo yun. Hindi mo ba naisip kung gaano kahirap sa kanya na mag-migrate ka sa Australia? Na after 17 years, mawawala ka sa kanya. Eh, ikaw, di ba mahirap sa'yo yun? Yung palang mga damit ni Jeje, pagsamasamahin mo na, ha? Para makapili siya ng mga kailangan niya. Sige po, Manang. Eh, sama mo pala ako sa attic. Nandun yung mga sapatos niya. Ay, Jeje mo! Yaya. Pwede ba tayo mag-usap? Bago ka magsalita, ako muna. Wala akong intensyon na bastusin yung mga barkada mo. Alam ko, mali yung ginagawa ko na panghihimasok sa buhay mo. Alam kong hindi yun parte ng trabaho ko.
Trabaho ko lang, alagaan ka at bantayan ka. Pero kasi ayokong mapapahamak ka. Ako naman, Yaya. Oo, ikaw naman. Yaya, alam ko naman wala kang masamang intentions eh. Mabuti naman alam mo. Sandali lang, hinaya na kita magsalita kanina. Paling ako naman. Okay. Yaya, alam ko naman wala kang masamang intentions. Pero nakakainis na eh. Nakakapagod, nakakapikon. Ba naman yan? Kinausap mo ko para sabihin lang na nakakapikon at nakakapagod ako? Eh, hindi pa kasi ako tapos, Yaya. Sumabot ka kagad. Sorry. Hindi ko sinadya yung mga nasabi ko nun. Alam mo naman na... Alam mo na yun? Hindi ko alam. Alam mo na yun, ya. Hindi ko nga alam. Alam mo naman na... Loves kita. Talaga ba? Oo nga. Loves na loves. Dalawa lang. Yeah. 17 na ako. Sana naman na... naintindihan mo na marami nang nagbabago sa akin. Nag-worry. Eh, di ba ikaw yung nagpalaki ng maayos sa akin? Oo nga. Ang pangalaman talaga umiyak. Bakit ako umiyak? Hindi ko nga alam paano kita napalaki. Sorry na, Yaya. Sorry na. Miski ang kulot mo. Ako ah. Ingat kayo. Sige na, baka magkadramahan pa tayo dito. Mahuhuli ka sa flight mo. Sir, pagka-hello na lang ako sa mami mo ah. Sige, okay ka na ate Espie. Uwi ka ng Tarlac. Saglit lang. Makahanap na rin ako ng mapapasukan. Pero sa pabrika na. Ikaw, Yaya. Ha? Nako, okay lang ako. Sigurado ako na may isang JJ na kagaya mo na nangangailangan ng katulad ko. Pero, kaya ko pa naman. Papalitan mo na ako? Sa tingin mo ba kaya kong gawin yun sa'yo? Ingat sa biyahe, ha? Sige, mauna na po ako. Gary, bilisan mo! Malilate na si Sir Jerome! Ingat kayo. Ikaw din. Salamat sa lahat. Mag-ingat ka lagi, ha? Huwag mo akong kakalimutan, ha? Huwag mo akong kakalimutan ng Yaya, ha?
gagabay ang kanya, ha? Love you, Yaya. Ito pa tayo. Sige na, sige na. Malilate ka na, oh. Jackson. I have my own business here. Mind your own. Walang pakilamanan. Sa dinami-dami ng pwede kong makasalubong, bakit siya pa? May nagpalit ako sa mas bata.